Acts of lasciviousness or pambabastos. Kategorya, aklat, dalawa mga krimen at parusa. A. Konsepto, ang pagkilos ng pisikal na pakikipag-ugnayan sa katawan ng ibang tao para sa layuning makakuha ng kasiyahang sexual maliban sa, o nang walang intensyon, pakikipagtalik. Isa, ang pagkakadikit ay maaaring sa pamamagitan ng katawan ng akusado tulad ng mga labi, kamay, paa, o sa pamamagitan ng anumang bagay o instrumento. Taalinmang kaso ay dapat walang paraan ng pagpapasok sa anus, bibig o sex organ na katumbas ng panggagahasa sa pamamagitan ng sexual na pang-aabuso. 2. Naiiba ito sa attempted rape dahil walang intensyon na makipagtalik sa biktima. Ang layunin ay maaaring mahinuha mula sa mga pangyayari ng oras, lugar, at okasyon, o mahihinuha mula sa likas na katangian ng kilos mismo. 3. Ito ay nakikilala sa unjust vexation dahil walang maalay na disenyo sa hindi makatarungang vexation. Halimbawa ay, ang mga kilos ng isang masugid na manliligaw tulad ng paghalik, pagyakap na nagmumula sa kanyang pagsinta, ay hindi makatarungang inis lamang. E. Ang paghawak sa mga pribadong bahagi ng isang babae dahil sa pag-usisa ay hindi makatarungang inis. 4. Kung ang mga pagkilos ng kahalayan, kabilang ang pakikipagtalik, ay ginawa sa isang batang pinagsamantalahan sa prostitution o iba pang sexual na pang-aabuso, ay ipang-aabuso maliban sa mga gawa ng kahalayan tulad ng kapag ang bata ay paksa ng isang malaswang publikasyon o pornografya o ng mga malaswang palabas, lalaki man o babae, ang mga gawain ay bubuo ng sexual na pang-aabuso na pinarusahan sa ilalim ng RA. 7610, The Child Abuse Law, Olivares vs. T.A. 29 Hulyo 2006. B. Mga uri. 1. Sapilitang, Artikulo 336, kung ginawa sa ilalim ng mga pangyayari ng sapilitang panggagahasa, ibig sabihin, sa pamamagitan ng puwersa, pagbabanta, paglabag, pananakot. A. Ang akusado ay maaaring sinumang tao at ang biktima ay maaaring lalaki o babae. 2. Tinangayunan, Artikulo 339, kung ginawa sa ilalim ng mga pangyayari ng pang-aakit simple man o kwalipikado i.e. A. Ang biktima ay isang babaeng may malinis na ugali. B. Mahigit 12 taon ngunit wala pang 18 taon o isang balo. C. Nagkaroon ng panlilinlang o pang-aabuso sa awtoridad, pang-aabuso sa kumpiyansa o pang-aabuso sa relasyon.